Hello everyone! This is Margo from Margo Diaries. So in this video, papakita ko sa inyo kung paano ko in-introduce si Bomber, may pet cat, kay Alaric nung newborn pa siya. Natutulog na yung cat ko. This is Bomber. I've had him since he was 2 months old. See, this is Bomber. Hello! He's actually sleeping. Naginising ko lang for the video. So, okay, you go there na, Bomber. So, this is a 5-step thing na ginawa ko. Actually, a month and a half ko tinuloy-tuloy ito, ginawa to eh. Inintroduce ko si Alaric kay Bomber nung pagka-uwi namin. Since hindi ako nag-research talaga kasi akala, since mabait kasi si Bomber, hindi siya yung tipong cat na maingay, mga ganon. Sobrang okay ni si Bomber sa room lang, ganyan. Gusto lang ni Bomber matulog, kumain. Tapos, hindi siya yung playful talaga. Not unlike other cats na sobrang ingay. So, meron akong 5-step na sinulat. Ito talaga yung ginawa ko since nung dinala na namin si Alaric dito sa bahay. So, okay. Basahin ko muna. So, first, nung nandito na kami sa bahay, pinaakyat ko muna si Alaric dun sa room. Ang nag-akyat yung sister ko, si Christina. Tinaas niya muna. Tapos ako, I played with with Bomber first. Siguro mga 5 to 10 minutes, pinaamoy ko lang. Since ang tagal ko nawala, mga 14 days yata ako wala dito sa bahay. Kasi after namin sa hospital, dumiretso kami ng hotel. Nag-staycation muna kami dahil parang feeling ko sobrang enclosed ako sa hospital nun. So, nag-staycation muna kaming family. So, ako, si Edward, tapos yung midwife namin, tapos si Alaric, staycation. So, 14 days ako nawala. So, talagang nagtataka siguro si Bomber, mga ganyan. So, ang ginawa ko, pinataas ko muna si Alaric sa sister ko. Tapos, nilaro-laro ko si Bomber. Inamoy-amoy ko siya. Nung time na yon nakita ko na si Bomber, talagang clingy siya. Amoy-amoy niya ako. Bomber kasi usually, natutulog yan dati sa ulo ko. Ganun siya talaga dati. Tapos, marami talaga kaming pictures na magka-cuddle, ganyan. So, now, talagang malilimitehan mo. So, ang ginagawa ko, pag lapit niya sa akin, pag pumupunta siya dito sa may chest ko, kinukuha ko siya tapos nilalagay ko lang siya sa lap ko para makita niya na there's something different, tapos maamoy niya yung scent ni Alaric sa'yo, mga ganyan. So, I played with Bomber siguro 3 days yata yun, 3 days. Pero hindi ko pa pinapakita si Alaric sa kanya. 3 days, so amoy-amoy niya lang ako, mga ganyan. Tapos, yun na. Next, after 3 days, ang ginawa ko, kinuha ko yung mittens ni Alaric since hindi niya ginagamit kasi siguro ang ginamit niya lang mittens pag mahaba yung kuko niya. Pero hindi kasi kami sinabihan na gumamit ng mittens. So, ang ginamit ko, kinuha ko yung mittens niya, pati yung booties niya na din. Tapos, nilagay ko dun sa parang, meron kasing atag mo dito. What do you call that, Lovey, yung castle ni Bomber? Ang tawag mo doon? Catcel. Corny naman. Catcel daw, guys. 10-10-10. Anong tawag mo doon? Yung parang yung house ni Bomber na sobrang laki. Pakita ko sa inyo. Pero yun. Alam ko lang. Cat house. No, parang yung castle niya, sobrang may ganun kasi si Bomber. So, nilagay ko yung booties niya dun sa loob nung parang shoot, yung parang higa at ni Bomber. So, pinaamoy-amoy ko dun. Siguro it lasted for like 5 days yung ganun. Pero pinapalitan ko siguro after 2 days, pinapalitan ko para maamoy niya pa rin si Alaric. So, para alam niya na meron si Alaric dito sa bahay namin. Tapos, after 5 days ba yun? Basta parang 5 to 7 days yata. Pero hindi pa sila nag-i-interact ng anak ko ah. Yun yung something na ginawa ko. Kasi feeling ko parang territorial kasi ang mga cats, 'di ba? Ayoko naman maging aggressive si Bomber sa ganun. Pero after 5 days, I think it's 7. Medyo matagal na kasi, 'di ba? Pero I think it's 7. 7 days yata. So ang ginawa namin since umalis si Alaric kasama daddy niya. May pinuntahan yata sila, parang nagpa-shots yata or something. Pinapasok ko si Bomber dito sa room. Dito sa room kasi dito si Alaric noon nagsistay sa akin. So pina-room ko si Bomber, which is he was curious. I've noticed na he was curious, he would roam around. Talagang alam niyang may someone na iba dito sa room. So he would roam around, pinapaamoy ko, pero caution lang kasi like I said, territorial ang cats. Ang ginawa ko is binabantayan ko siya habang yan kasi baka wiwian niya. Kasi 'di ba, nagma-mark ng territory ang cat. Something na I learned the hard way nung ini-introduce ko siya. So binantayan ko.
Tapos pinaamoy ko, I did that for 2 days lang. Talagang pagkatapos pinapaamoy ko, pero hindi pa talaga sila nag-interact, hindi pa sila nagkikita sa isang kwarto, ganyan. Ang ginawa ko lang, pinaroam ko lang siya, tapos pinakita ko na may bagong crib. Pinaamoy ko ah, as in bubuhatin ko si Bummer, tapos ipapaamoy ko yung crib ni Alaric, magayon. Pero no interaction yet, kasi like I said, very territorial ang cats. Since si Bummer na feel niya talaga na parang baby talaga namin siya, sobrang territorial niyan. Next is, ayun, next is, ano na yun, number 3 na yun, diba? Number 4, ito yung isa, actually nabasa ko to in, ano pa yun dito? Pet parenting yata, pet parenting. So, yung room kasi namin, di sa konto kasi namin, may 3 kaming kwarto. Yung room ko kasi yung pinakamalaki, tas may isang room dun. Pero nandun yung brother ko nung time na yon. So, ang ginawa namin is, yung kainan ni Bummer, nilagay ko dun sa harap ng door ko, pero pa side lang. Para makita niya na parang dito ko kakain, may binabantayan ako sa loob, parang ganun. Or bawal muna ako pumasok. Parang ganun yung term kasi sa ano, pet parenting. Na parang meron akong tao dito sa loob na hindi pa kilala, pero hindi ko muna pwedeng pasukin, parang ganyan. I think that was the hardest for us kasi since nasanay si Bummer na natutulog sa room ko, mga ganyan. Since akala niya pwede na ulit siya dito sa room ko kasi nilapit ko yung kainan niya, he would try to come in. Pero what I do is, of course, nilalabas ko siya. Pero siguro it took time. Yun yung pinakamatagal yata namin. Siguro mga 2 weeks yata. So parang nung medyo nagiging ano na, aggressive. Yung medyo feeling ko hindi na siya aggressive na gusto niya nang pumasok. Ayun na, yung step 5. Then this is the pinaka-essential. Actually, yung number 4 yung pinaka-essential. Doon mo makikita kung parang ano, eager pa ba si Bummer eh. Kasi ang mga cats, like I said, very territorial sila. Makikita mo yung eagerness nila kung may gusto silang gawin. Kasi magmamyaw sila, ganyan, mag-i-interact sila. So around, doon mga nafe-feel ko na siguro less than a week yata, or less than 2 weeks yata, na na-feel ko, na nakita ko na hindi na siya nagiging aggressive, na gusto niyang pumasok ng kwarto. What we did is, ayun, after that, siguro, tama ba? Two weeks. After that, yun na, pinag-interact ko na sila. Pero hindi dito sa kwarto. Kasi, magiging territorial na yung cat mo, if ever. So, ang ginawa namin, pumunta kami sa living room. Buhat niyang sister ko si Alaric. Tas ako ang may buhat kay Bummer. Hindi ko sila pinagtabi. In-interact ko lang sila. Meaning, ako yung may buhat. Tapos, buhat ng sister ko si Bummer. So, we did that every day na. Up to 1 month yan. Pero, walang interaction na tipong malapit, ganyan. Tapos ano, nakikita niya na may bago sa bahay niyo kasi baby yan eh. Alam niyo, cats are, they say cats don't have really, hindi sila katulad ng dogs na hindi sila friendly, but you know, may cat si Bummer, medyo ano kasi siya, medyo clingy siya sa akin. I'll show you photos kung paano siya kaging kaklinik. Kahit nung buntis ako, pinagbabawal ako actually magkaroon ng cat nung buntis ako. Pero tinuloy ko pa rin since love na love ko si Bummer. Nasa akin na si Bummer 2 months, like I said. Sarang baby talaga sa akin yan. So, I love Bummer. So, yung time na yon, one and a half months, parang ganun. Talagang nandun, ganun lang kami. So, pag nag-breastfeed ako, nandyan si Bummer. Actually, nag-stop na mga around 3 weeks na feeling ko na parang nakikita na ni Bummer na may bago. Nagro-roam na lang siya. Kasi itong cat ko, kain, tulog, roam, pupo, ganun lang siya. Talagang indoor cat siya, hindi siya, ayaw niya lumabas, mga ganyan. So, nagbe-breastfeed ako, nandito na si Bummer sa tabi ko, mga ganyan. So, nasanay na siya sa scent ni Alaric. At wala na siyang ginawa. Hindi na rin siya nagwiwi sa mga gamit. Actually, nagwiwi siya once to mark the territory, but because I think it's because it's my fault kasi bago yung bedsheet, kakabili lang namin ng parang alam mo yung mga pillows ng baby. Hindi kasi namin sinasama yun sa crib ni Alaric. So nilagay namin siya sa isang side lang. Yun yung inihian niya. So parang hindi, walang smell. So parang feeling niya i-mark niya yung territory niya doon. So yun yung nangyari. Once lang naman nangyari, which is okay lang kasi pwede mo naman labhan tapos use antibacterial. Use Ariel, diba? Tapos, ayun, naging okay kaming dalawa, naging okay yung relationship ni Bummer kay Alaric. Up until now, actually, meron akong video na pinapakita ko sa'yo na si Bummer pa yung lumalayo sa anak ko. Kasi, ang feeling yata ni Bummer na parang, ano, masyadong
rowdy si Alaric kasi syempre nanggigigil na yung baby ko eh. Pero alam nyo, if there's a relationship that's gonna blossom talaga, it's between a pet and your baby. And nakita ko yun, naiiyak ako. Nakita ko yun with my first baby bomber, naiyak ako kasi akala ko hindi ko magagawa. You know, I've read in other articles, actually in Motherly, na parang ang mga cats talaga, hindi sila masyadong emotional or clingy with newborns, na unlike sa mga dogs. Pero you know, yung relationship ni Bummer sa kani Alaric, very special kahit na hinihila na ni Alaric yung buntot ni Bummer, okay lang sa kanya. Kasi I think he knows na si Alaric yung pinabantayan ni Bummer nung nasa tiyan ko pa, which is so, so heartwarming for me. Alam nyo, I haven't told you this story, pero si Bummer yung reason kaya kami napuntang hospital nun. Kasi sabi ko, ano lang, check-up lang talaga kami nun eh, check-up lang. Hindi na, babalik kami after 1 week na, tapos saka na ako, ay 1 week ba, after 1 week tapos saka na sana ako i-IE. Pero nung time na yon, sobrang ginigising ako ni Bummer, around 4 a.m. ginigising niya ako. Tapos parang nagtataka ako bakit nagko-contract na yung tiyan ko, kasi hindi ko nararamdaman eh, kasi I was in medications with my blood thinners, with my blood, tapos with Dupaston. So parang hindi ko siya masyadong nararamdaman na nagko-contract na. Noong time na yon, sobrang lifesaver, sobrang kaya love na love ko talaga tong cat ko. Ang time na yon, he was waking me up. I only had like 3 hours of sleep. Tapos he was waking me up. He was so noisy. He would sleep in my head like I told you. Tapos he would scratch dun sa tabi ko, which is not the type na ginagawa ni Bummer na mag-scratch sa tabi ko, kasi that's masama eh. That's ibig sabihin sa Filipino, naghuhukay, di ba? So parang nagtataka kami. Tapos nung nagising na ako around 4 a.m, I woke my sister up. Tapos I told her, I don't think I'm feeling okay, sabi ko. So we rushed in Manila doctors. We live in QC, just imagine. So nung day na yon, nandun na, admit na ako. So parang Bummer and my relationship with Bummer is really a different kind of relationship. So parang everyone keeps on saying that cats are not nice, cats are like this, cats are like, ano ba, cats are like malas. Since malas din kasi, di ba, black yung cat ko. Pero you know, Bummer is a lifesaver. And I think magtatagal yung relationship nila ni Alaric. Hindi gumaganti si Bummer kay Alaric ka. Talagang rough yung anak ko. Like yung kaninang video na pinakita ko, ganun na ganun siya. Talagang hinihila niya talaga, mga hinahabol niya. So, ayun, if you have cats, let's talk about it. Baka gusto nyo mag-playdate tayo with Bummer. Kaya lang, kayo yung dadalaw sa akin dito kasi Ender cat yung anak ko. Tapos, alam nyo bang virgin pa to, lalaki? Lalaking virgin. He's ano, almost 2. Sa September, he's gonna stay 2 years old. So, that in cat years, that's ano na yata, that's 7 years old. So, ayun, sobrang love na love ko lang si Bummer. So, if you have cats, comment down below kung anong name ng cat ninyo, kung anong ginawa din ninyo. Tapos, let me know kung nakatulong to sa inyo. Because, you know, instinct na din natin yan as a parent, as a pet parent eh, diba? Kasi like they said, pag dog kasi, may instinct na sila na alam nila, pag cats daw wala. Pero for me, I think meron. Alam ni Bummer yung meron sa chan ko nung time na yon, so he was waking me up, mga ganyan. So I hope you like these kinds of videos. I love my cat Bummer. I'm a cat lover, you know. I can't express this enough. Actually, meron akong sinalihang group sa Facebook. It's like Cat Mooning Philippines. Dati Cat Philippines yata, yung Cat Lovers Philippines, pero na-delete na siya. Talagang nagko-comment ako, ganyan. I wanted to have another cat, pero right now, hindi yata kakayanin dito sa bahay namin kasi sobrang likot na ni Alaric. Pero, ayun lang. So, I hope you like these kinds of videos. Please subscribe to my channel. Don't forget to like my Instagram and Facebook page. Tapos, ayun, comment down below what else you want to see. And comment down below a photo or the name of your cat. Let's talk about it. So, okay. Thank you for watching. Bye! So okay, may hindi ako nasama kasi di ako naka-glasses kanina. So nakalimutan ko sabihin sa inyo na pala pag nasa isang room na kayo, I hope you have your own purifier. Ang purifier namin is yung sa Sharp, yung meron ng mosquito killer, saka yung may humidifier. O, meron kaming, sana may purifier kasi magsha-shed talaga at magsha-shed yung cat ninyo. So para hindi hikain si baby, mga ganun. What work for us?
is we clean every once a week yung ano purifier namin. Tapos talaga nakukuha niya naman, lalo na pag si Bomber, around pag birthday kasi ni Winnie Alaric, usually May, June, mga ganyan, nagsushed talaga yung cat ko. So, that's what I noticed. So, dapat meron kayong purifier in one room lang siguro, tas ilipat-lipat nyo na lang just to clean up the air, just to clean up the cat hairs, mga ganon. I forgot to say that kanina. So, ayun, thank you again. Bye!